Ito po medyong congressman, Roilo Golez.
Ito pong mga relief goods na ito, konting bigas, konting mga dilata, ito po ay sa kagandahang loob ng DSWD, Secretary Suliman, si Director Bulaong at ang ating Presidente, siyempre, Presidente Pinoy Aquino. At ang nag-coordinate ito ay ang inyong lingkod, Congressman Golez po, para sa inyo, relief operation natin. At kasama natin dito, ang ating Mayor, June Bernabe, ang ating konseyal na si Benjo Bernabe, at siyempre ang ating barangay captain na si Paul Casale. Palapahan po natin lahat ang mga nagbabagandang loob. At palapahan po natin itong ating mga kababayan nyo, karamihan sa kanila, taga rito, ang ating mga Paranaque Raiders, at dito mo sila na tumutulong, mga kababayan nyo dito, kaparangay nyo dito, at ang staff ng Congressional District Office. Ang sistema natin dito, meron rin sa likuran, ang sistema natin dito, ang gagamitin natin yung red card. Kasi iniwasan natin yung mga nangyayari muna na minsan nagkakadoble, kaya kalawa yung naiiwan. O kaya meron papasok na hindi man dapat makatanggap. Kaya kawawa na naman yung na mga biktima na hindi makakatanggap. Yung walang red card pero talagang lehitimo na biktima, mamaya andito naman yung Red Cross. Pagdating nila rito, yung walang red card, magpunta kayo sa Red Cross at pagpakilala kayo ron, siyempre kailangan yung homeowner, yung presidente nyo, pakilala kayo na talagang biktima kayo ng itong sunog at hindi pa kayo na-issue ng red card. Yun lang kailangan. Ito naman, marami pa namang susobra dito. Kaya yung wala pang red card, ay importante lang kumuha kayo. Kasi ang tanong parate, sabi kasi may nagtanong, bakit ako walang red card? Ang tanong ko, bakit ka walang red card? Eh karamihan meron. Di ba? Tama ba yun? Eh kung yung karamihan meron, bakit ikaw wala? So ibig sabihin, merong sino may diferensya, yung marami o yung kukunting walang red card? Siguro, nung nagpunta rito yung Red Cross, baka busy, o kaya natakot doon sa pila, hindi kumuha ng red card, kaya yun lang po ang gagawin natin. Basta yung walang red card, pero talagang biktima ng sunog, pagdating ng Red Cross dito, andito sila mamaya, humingi kayo ng red card, sila ang mag-identify. Kasi kami, wala kaming kapasidad para mag-identify kung sino talaga ang tunay na biktima. Dahil siyempre, hindi naman namin kayo kilalang lahat. Hindi ba? Kaya yun ang importante. So ngayon, mamaya, pagbigay ng relief goods dito, yung red card nyo, gagawa ng counter signature para patunay na nakatanggap na kayo. Ngayon, kung sakali na magkaroon pa tayo ng magmamagad ng loob para mag-distribute ulit ng relief goods, pwede nyo gamitin ulit yan. Pero ngayon, pang isang beses na po, pag na-pirma na, eh, okay na. Kaya, maganda po ginagawa natin, pumila tayo, nakikita nyo yung nangyari sa Japan, di ba? Mas grabe yung nangyari sa kanila. Nilundol sila, nag-tsunami sila, nagkawasak-wasak yung bahay nila, nagkamatayan, ang dami namatay doon. Pero, tuwing merong ganitong klaseng relief operation, nagpapakita sila ng magandang disiplina. Na ako may iniwala na mga Pilipino, kaya rin nating gawin yan. At nakikita ko ngayon, ito ay isang magandang halimbawa. So ngayon po, simulan mo natin yung sino mong bibigay dito. Bale, tatlong pila ito. So meron tayong taga-bigay na tatlo. Okay, Raiders na taga-bigay. Pagkatapos, teka mo na, yung mauna, lagyan nyo ng kunting espasyo kasi medyo may masigit. Pagkatapos yung mauna, pag alis nila, huwag nang gumalaw yung sunod. Lagyan nyo, huwag nyo palang pasidya sa white line, no? Para hindi tayo masyado mahirapan. O sige po, marami po salamat. Sa muli po, palakpakan natin ang lahat na mga tumulong dito. Salamat po. Gracias.
Huwag na kayong magtulakan. Meron po tayo, kasya po ang kasya. Para hindi po tayo nagkakasagitan. Yung mga napormahan na po yan, hindi na po makakaulit yan, ma'am. Huwag niyo na po ipapila uli yan. Red card lang po yan. Wala yan, blue card yan. Red card lang. Oo, ha? Wala yan.